ngayon. So, pwedeng-pwede. Pero ito na. Game number 2, Iphios sa blue side. Red side naman ang Kingpin's Crown. Para sa red side, for the Uranus Crown naman. Para sa Esmeralda, 619. Para sa kanyang Ling, Super Chico. And Majo, para sa kanyang Kagura. Ito naman sa ating blue side, yun ang Iphios Esports. Patrick ang gagamit ng Tams. Nemo naman versus ang Kimi Arms with that Forza. Kenshi with the Lunox and Atlas para kay pareng Yami natin. So from us, nakakatakot na Selena to a tank para sa side ng Iphios Esports. And Lunox, guys, double main setup for both teams. Ang kinagandahan lang, merong Kimi dito ng Iphios Esports for the late game. Nako, eto na. Ang isang Ling talaga ay super taas ng chance mag-snowball na type of hero. So let us see, guys, interesting. Naku. Sino ba talaga ang unang makakakuha? Pangapat yan. At nakapagre. Nako po. Nako, yun yung magiging problema. Pero Crown dito, mukhang lalaban pa sa dalawa. Pero medyo masakit yung damage ni Mimaw. So kailangan mong indahin. Kailangan mong iwasan yung Kimi ng level 1. Kasi yan yung tuloy-tuloy na damage eh. Yan yung super bilis na kayang ibigay sa'yo. Damage per second yan. Pero okay lang, kahit pa paano inasecure na dito ni Kenshi yung red buff nila. And possible sila pa yung kumuha ng blue buff dito ng Kingpins. Oo, so tignan natin, guys, on to this match. Pero best, kumapansin natin, Kingpins lamang dito pagdating sa ano, sa initial gold. Kaso kinagandahan for Iphios Esports, nagkaroon naman sila ng rotation dito. Pero we could see here, Kingpins nakasecure pa rin ang buff. Nakasecure pa rin, tama si 619 ang buff. So yes, nakanegate ang Iphios Esports supposedly against Kingpins. Nakagyan pa rin space, napatay dito ang isang drop mga kaibigan. Pero kita natin dito napakasakit na ng isang Kagura dito at ng isang Ling actually for Kingpins. Nako po, yung inyang overturn, sabayan mo pa ng Tempest of Blades, may talaga namang may kalalagyan ka doon. Pero level 3 pa lang naman siya noon. Pero yung stun na kasi na maibibigay ni Majo, lalo na pag mabalik siya sa payong. Ang dami kasing pandage na din eh, para ka may automatic na ano dyan, best, purify. Pag hindi niya pa naman yung payong niya. Kasi kung matatanong nyo, guys, si Chantel eh, isang Kagura user din. Kaya, kaya medyo ano yan. Alam niya din yung kung paano gagamitin. Medyo mahirap siya, pero ayos lang. Kaya Lord, parang ito yung isa sa mga heroes na pagka ito yung gamit mo, madali ka mang micro at hindi ka na kailangan isipin ng mga kakampi mo. Pero guys, kita natin dito si Crown, halos wala ng buhay. Dash out para sa kanya. Si Yami natin, kita lang din naman dito. Pero Crown still alive and kicking for the side of Kingpin. I'll charge mga kaibigan para Light or para kay Kenshi. The question here is, makakatakas pa? Kasi doon si 619 para sa kill ng Kingpin. Mando, may ipo pa. Hindi, buhay pa nga dito mga kaibigan. Pero op na, naiuntog ng dalawang beses yung dalawa doon. So napakagandang setup ng isang Atlas para nga naman dun sa Feather Airstrike na naibigay. Pero yung top lane natin, medyo chilling like a villain lang sila. Hindi sila masyado nagpapakaya na. Parang objective lang. At sino mo, best, para sila galing dun sa team fight. So hindi wala talagang lumalabang pagdating sa top lane side na true. In fact, ito yung mga ina-expect natin mga heroes na grind off. Nag-grind recently ng farm at the LP team. Ayun, okay. Pakinggan mo yung sarili mo. O nga ba nag-echo? Nag-echo ata. Medyo paano na lang natin, pa-defend na lang natin yung kay Zeus. Maraming salamat. Pero eto na nga mga kaibigan, kung anong pwede mangyari. Oops, naku po. Yami laban sa tatlo. Pero Turtle is up right now. Tingnan natin kung sino makakuha. Actually, sasaglitin lang nila yan kasi naka-jungle emblem din dito si Mimaw. So, yun yung maganda. Kanina, lamang dito yung Kingpin sa paghawak ng isang Kimi. Ngayon, tinatry ng Iphios na makuha yung kalamangan ng early stage of the game. Oo. Pero meron kasi Kimi dito yung Kingpins. Best, mabalis sila makakapag-push. Pero anyway, speaking of push, makaibigan, grabe burst damage dito na kanyang ibigay ng Kingpins against Iphios Esports Squad. For Iphios Esports naman, ang kinagandahan dito, pagka maganda yung pasok ng Lunox, pwede niyang pasok, idire-diretso na nga pasok ng kanyang Chaos Assault. Pero kita natin dito sa middle lane side, more on the objective turret, ang sa Zero Space. Kaya na sinabi natin. Chaos Assault spam, together with DPS camp the Kimi, get a kill for the side of Kingpins and a turret as well naman para sa both teams. Ito na, packet na ngayon yung tropa ng Iphios. Para nga naman patayin yung isang offlane na kanina pa nangungulit. Hindi pa sila nagkakapatayan, pero ngayon nakakuha na ng tower dito sa top lane. So maganda ang nangyari. Middle lane pa yung nakuha nila. Middle tower pa yung nakuha nila. So magagamit nila yung mga bushes dito. Magiging maganda to para sa kanila. Pero ito, apat na naman sila. Kailangan si 619 maging maingat. Oo. Kasi pag di siya naging maingat,
yung kahit na sabihin natin Atlas lang yung kukuha sa kanya, pero once naman na nakuha sa nun, may mga burst damage na kaya magbigay sa kanya. Silunok automatic, tapos pagka nagpasok dito ng Feathered Airstrike, para literal na mahihirapan siya. But anyways guys, 3-3 ang ating score, 5 minutes into our game time. Objective wise lamang dito ang side ng Iphios Esports, kasi dalawang Torii nasira nila at talaking edge na agad na middle lane turret for the map vision. Pero ito na nga, sa bottom lane naman yung gusto nilang kuhanin dito mga kaibigan. So umalis na agad yung Link, lumipat siya na ibang pwesto para kahit pa paano makapag-perm siya. Kaysa ipilit niya yung bottom lane, kasi possible mapupush talaga yan. Kasi meron nga silang Kimi. Iba pa rin yung nabigay nung damage ng isang marksman sa kanila. Like, nakita mo naman yung Kimi, tuloy-tuloy yan. Hindi talaga ihinto yan, basta itutok mo lang kahit saan. Puputok at puputok yan mga kaibigan. Grabe nga, yun, malutong, malutong ang pagkakasabi ng pagkaputok dun guys. Pero anyways, another object ito, pwede kuhanin ng Iphios Esports. Actually, for Iphios Esports, sobrang ganda ng setup nila ngayon against Kingpins. Kasi mahirap kapag yung Kingpins yung naghahabol, knowing na meron silang Link pagdating sa lineup nila. So as much as possible for Kingpins dito, gaya na sinabi mo, kailangan maging maingat yung Link. Kasi pa nagkamali na pasok dito, hindi ganun kaganda yung magiging finish off ng play dito ng Kingpins, kasi double mage setup. Pero pag nagamit yon, ang difference na Iphios Esports, meron silang free hitter and that is Kimi. Tapos pwede pang i-dodge ni Kenshi yung damage na kayang ibigay nung Ling. Kasi meron siyang ultimate dito pag nagla-light orb siya. So kakaiba nga naman yun. Pero objectives pa rin si Ling. Nasa bottom lane siya, pero naku po, yung top lane sigurado. Mabibigyan mga kaibigan. Naku po. Holy Crystal pa. Holy Crystal po si Kenshi. After objective ya dito, best. Pero kita natin si Ling ng Kingpins gumawa din ng opportunity dito para makapantay na sira ng second tier turret dito against Iphios Esports. So, tingnan natin guys, for Iphios Esports, ganit sinabi natin meron silang Kimi for the DPS. Although, ang problema dito, pagka nakaroon pala ng wild charge, si Super Teen na sobrang ganda. Basta tamaan yung tatlo. Kasi formation dito ng Iphios Esports, lagi magkakasama yung tatlo. Tama ka dyan, pero tingnan natin kung ano nga ba yung pwedeng kuhanin. Si Ling dito, kahit paano, gumagawa talaga siya ng paraan para kahit lumamang-lamang sila. Katulad ng ginagawa niya ngayon, top lane naman yung gusto niyang kuhanin. Pwede naman kasi siya makatakas dito kay Patrick. Pwede siya magtao. Actually, kaya niya pangampatayin yan And bigyan ng damage, pero bottom lane na naman. Ito na naman sila mga kaibigan, ang tropang kumukuha lang ng objectives. Pero Mimaw, makakapagbigay nga ba ng damage doon? Medyo hindi nagkaintindihan yung dalawa doon mga kaibigan. Medyo malayo si Arv, pero light orb na ibigay na nga. And makakatakas, pakita ngayon si 619, pwede na siyang gawin kasi wala na ultimate yung Atlas. And ito pa, ang isang Esmeralda, talaga namang inintay nila sa likod. And double kill para sa Kagura. Super Teen, nahahabol pa nga dito. Majon, nakatakas ng bahagya. Yami, mukhang nga nakakuha ng pan-slide in, slide out. Ops, napapalagpan. Pero napatay pa din guys. At kita natin doon, yes, nagamit lahat ng Iphios Esports ang kanilang mga skills. Hindi sila prepared na tumating dito ang mga burst damages ng Kingpins. At guys, kita natin under the turret, it's going to be a 2-1. Pero boy, flicker in for Crown to finish off that play. At sa mga panang Tempest of Blades, flicker out para kay Yami, buhay pa rin. Pero nandito na naman, nagkakaldaga na Fatal Links and a kill, mega kill for Majo onto this Kagura. Oo, na-wipe out na nga sila dun Tapos nagkaroon pa ng kills. Pero okay lang naman daw, hindi naman nakuha yung turtle and the objective sa middle lane. So kahit paano more on kills lang. Pero ang laking bagay nun para sa kanila, sa Kingpins. Kumbaga nakuha na nila yung momentum. Yun din yung mahirap sa Iphios Maibitaw nila lahat ng skills nila. It's a JJ. Oh, it's a JJ. Katulad nakita mo kanina. Nakita mo kanina, pinasok ng Esmeralda. May Kagura. May Ling. Diba? Wala sila pamantra. Kumbaga, bes. Kumbaga, nagkamali sila ng posisyon. Tapos nagamit na nila lahat ng skill. Pag sila yung pinasok, it's a JJ. It's a JJ. Talaga namang JJ health or brand tayo dito, mga kaibigan. Pero Yami, popuesto pa ng bahagya. 619 trying to get the turtle. And hindi na nila pinansin. Alam nila kasi medyo mahirap Ito na nga. Medyo iba-iba yung pwestuhan nila. Talagang gumagawa silang Bermuda Triangle dito ha. Regroup daw muna. Follow the leader guys. Follow the leader muna dito for Iphios Esports. Pero kinagandahan for Kingpins dito after this match guys. Sila lamang pagdating sa gold. And meron silang opportunity, window of opportunity dito to take down turrets against Iphios Esports. Pero again, gaya na sinabi natin na naging problema lang ng Iphios Esports pagdating sa teamfight na yon. Nagamit nila yung mga ulti nila para makapatay
kayo maka-burst doon sa may top lane side when in fact meron pang players coming from Kingpins na pwedeng mag-backup sa kanila. Pero anyways guys, pumasok dito si 619. Wala energy doon. And isang tira na lang. Ayun, nadali. Ananda, thank you po. Nadali din. Yung kanina pa nilang pinaghihirapan na kuwanin, inakuha na nila ngayon, which is really good para sa kanila. Pero kasi kanina, lamang yung Iphios eh. Iphios na yun. Yun na yung pagkakatanong Iphios para makabawi sa ating game number 2. Pero ngayon, Kingpins naman yun yung kumukuha nung kalamangan nila kanina. So, siguro, tamang positioning, tamang bitaw ng skills. Huwag nila masyadong ubusin, lalo na kung isa o dalawa lang yun nandun. Siguro mag-focus sila kay 619 kasi pag wala si 619, wala silang problema eh. So, ayun yung bigyan nila ng damage. Ayun yung bigyan nila ng ultimate dito para maibigay yung Fatal Links dito ni Yami. Doon na lang nila ibigay yun. Huwag sa ibang heroes kasi kayang-kayang takasan. Oo, kaya-kaya nilang takasan dito. Pero ito guys, 4-8 ang ating score. We could see for Kingpin sila ang lamang in terms of gold. Pero gano'n sinabi natin kanina, Iphios Esports ang lumalamang in terms of objectives. So ang pinakakailangan lang nilang gawin dito is again, yet to find another group for them para makapag-scale up dito against Kingpins. Kasi parang nangyayari ngayon na-enclose sila sa isang side of the map. So kita natin dito magkakasama lahat. Kaya for Kingpins, ang pinaka-gameplay nila dito is more on the team fight. So imposible na magkakalayo. But anyways guys, top farmer natin sa ating laban. Wait lang, while charge plus the yin yang overturn, mga kaibigan. Naku, si Matthew na doon. Ayun na. Pero nagkagulo na. Nice fatal leaks coming from this Atlas, guys. And a kill para sa side ng Iphios Esports. The damage is real. We have 2 men down for the side of Kingpins. Yun na nga yung inaantay ng Iphios Esports na pagkakamali ni 619. Yun lang eh. Yun lang yung kailangan nilang patayin. Pag napatay nila yun, wala nang magiging damage dito ang Kingpins. Afternoon magiging ano na yun, magiging dilubyo na yun para sa Kingpins. Pero sa Super Team, nakaabang lang. Mimaw pa nga nakita. Naku po, apat ang kanyang kalaban dito. Wild Charge makalayo lang sa nagbabadyang dilubyo. Cramp, pumasok lang din. Medyo audition ang nangyayari dito. Pero Kagura, nakatingin. Majo, pagalingan, mag-retreat. Eh, wala pala siya retreat dito. Sila ng isang Lunox dito. And a Cramp di pa rin tapos. Medyo matagal na yung nangyayari dito. Pero ang gusto lang dito ni Cramp, buy some time. Pero nakapagpadulas pa ng maigi. Pero flicker, nagkaroon na shield guys, hinahabol dito, pero hindi na si Kingpin na backup, saktong ultimate dito, na isang kibi to finish off that play for Iphios Esports, and kita natin dito makunat si Crown, pero ang kinagandahan, kaya nakita natin, we have a Lord for Iphios Esports dito against Kingpins. No. So in terms of pushing turrets, lamang dito ang Iphios Esports because of this kimi, kaya sinabi natin, nakita natin kanina, ang pinaka strength dito ng Iphios Esports is this Fatal Links ng isang Atlas. Yun lang. Pag basta mahuli nyo si 619, wala kayong magiging problema. Sabi dito, sige, sabi ni Yami, alam ko na kung ano yung kailangan natin bigyan ng pansin. Kasi may burst damage naman sila eh. May damage coming kay Arbs. May damage din kay Kenshi. So, kumpletos rekado sila eh. Ang kailangan lang gawin dito, hanapin nila yung hero na makakapagpahirap sa kanila. So, top lane dito, magiging problema kasi wala si Ling. Walang pwede maging damager dito. Kasi, tingnan mo, more on magic sila eh. Pero ginagawa dito ng isang Ling para ma-defend agad though. Kaso, lahat pa rin ng players dito ng Kingpins na pang-burst is more on the melee side. Mga kaibigan, nadali. Nandito na si 619. Wild Charge na para kay Super 10. Naku po, nadali pa. Mga kaibigan, si Patrick hinahabol dito si Majo. Triple kill na guys. Patay si Pare Majo ng Kingpins para labanan na ng ating mga tropa dito. Yung Lord Palatapin para sa side ng Kingpins guys. Wala pa sa kalahati. It's going to be a tower lock. Napakatagal bago ma-defend. Pero kita natin dito, double ultimate coming from Kenshi. Ang tanong, magpapatay pa ba? Yan ang hindi ginawa ng ating dalawang teams kasi alam nila na possible ang isang pagkamatay ng isa ay maging iba ang direksyon para sa laban. Kaya hindi na inasim eh. Actually, kaya pa ni 619 pero kasi magiging sugal yun pag nawala siya. Kasi ang matitira mag-defend, si Grak lang. So, magandang yung ginawa dito ng Kingpins na antayin nga naman yung mga tropa pa nila bago sila mag-engage uli to a team fight. Kasi yung nakita mo, katulad ng sinabi mo best kanina, dinedelay ni 619 yung parating na creep sa top lane. Ang problema, walang damager dun sa top lane para sa Kingpins kasi nasa kanya lang eh. Yun yung mahirap din. Sobrang tagal pati bago na defend guys kasi yung sinasabi natin kanina at kanina ko pa talaga sinasabi, si Kimi kasi
DPS. Yung sa Kingpins, ano sila eh, pangalan yan, skill dependent. So, spam lang sila ng skills ng spam ng skills. Unlike for Iphios Esports, tuloy-tuloy magiging damage sila. Kaya umabot na nakampas pa yung level 1 lord. To think that that is just the level 1 lord for Iphios Esports, pero kamuntikan pang matapos against the Kingpins. But anyways, guys, for Iphios Esports, sobrang ganda na sitwasyon ng laro ngayon for them. Kailangan lang talaga nilang bantayan si Ling kasi kanina naka-triple kill pa siya. Mhm, naku po, tingnan natin kung ano mangyayari. Oops, nagkakakuha na naman. Kinuha na ni 619 ng pass. Uy, mapapatay pa nga ata mga kaibigan. Tempest of Blaze, nakakaibigay pero nakatakas. Ay, naku po, mabibigyan. Hindi, nakakatakas pa. Medyo okay, kinakabahan si 619 sa pagkakataon na to. Pero si Kenshin nakabantay rin dito. At ayun na nga, nakita ang isang taong nakatago doon. Nagpapanggap, nagagamba. And napatay pa nga din dito. Naku po, possible tayo dito for the game number 3. Oh, two-man down for the side. Isang mo pa, pero double kill dito para kay Crab. Nang Kingpins, guys, shut down, patay din. Si Kenji, mukhang lumalambad pa rin ang Kingpins ngayon sa ating laban. Ngayon si Patrick, wala na halos buhay. At kita natin for Kingpins, sila naman ang mag-aangat ng minion wave against Iphios Esports. As much as possible, kung gusto nila, sirain na nila agad itong middle lane turret para, mas magkaroon ng space for them na mag-engage into a team fight. 34 at score, 15 minutes and 49 seconds into our game time. Nako, tignan natin dito kung ano bang pwede. Open in lord dito ha, pwede nang kuwanin. Kaso ang problema kasi, laban na naman Patrick, laban kay Super Teen. Comfort kasi talaga to ni Patrick eh. So magandang pagkuha nun sa kanila and nakakalamang-lamang siya sa mga linyahan. Pero cramp pa rin ha, ang kanya magiging kalaban dito. Ito yung nagsusuntukan kanina eh. Yung hindi nagpapatayan, talagang objectives lang. Tignan natin kung ano yung pwedeng igalaw dito ni 619 kasi sa kanya naka-focus yung Iphios eh. Oo, pero besa, ang mahirap dito sa Kingpins. Parang hirap sa kanila mag-secure ng lord objective na sila yung mag-i-initiate. Yung sila yung magsisimula talaga ng kumuha. Kasi sa Iphios Esports, sila yung mas madaling makakuha ng Lord. Ang Kingpin, sa pinaka-setup nila pagdating sa Lord, is mang-steal or mag-contest kasi meron silang Deathree, meron silang Kagura. Yun yung mga difference dito. Like for Iphios Esports, meron silang Kimi dito for the damage. But anyways, that is just the level 2 Lord. So kita natin dito si Patrick. Napakasakit. Item check nga kay Patrick. Ano item direct nun? Ba't gano'n na item? Ang BOP yata yun. May BOP naman pala si paring Patrick. Pero guys, si Crown na iwan lang din naman si Kenshi dito. Nadikitan Falling Star with 4 Karamit at Light or para sa kanila free si Patrick nandun na sakit na pare Thomas dating dito pero yun sumibad na yung Super Teen is down. Isa ko pa si Macho at si Arms dito with the kill lang din naman. Medyo malayo yung nangyayari. Triangulo yung binibigay dito. Pero nahuli nila si 619. And napatay pa din dito dalawa sa mga players ng Kingpins na lang ang natitira. Habon nga ba? Pwedeng mag-lord, pwedeng tapusin. Kasi ang laki ng minions dun sa top lane. Direct tignan mo. Talaga namang minions ata. Magbibigay sa kanila ng panalo dito. Mga kaibigan, eto na nga. Pinasok na nga mga kaibigan. Feather airstrike para sa kanila. Pero na-defend pa rin lang kahit pa paano. Pero patay pa din. Ang isa laban sa apat. Nabigyan. Automatic yan. Wipeout para sa Iphios. Game number 2 talaga. Nasakto, may minion wave guys. Kalahati ang buhay at ang una pang nabuhay dito for Kingpins is the Grok. So 4, tying the series. Congratulations to Iphios Esports.